ipanagin ko, puno tandaan kayo, iti Diyos ka kung saan ka mauma lagi di, saan sa inyo nga mauma, huwag lang ka kura. Amen? Anak ka, kaya kung saan di Diyos. Kapag tayo ka sa akin, di topic tayo, natangag sa pa, manipot ka niya, aging gagawa sa akin, dumabol ka niya yung nag-upsan na sa oong ikiyako para kanya kayo. Amen. Huwag natin intindihin kakapsat na ang salita ng Panginoon ay minsan ginagamit yung mga nagsasalita na pang bato o pang tiyo. Nudikuti, kakapsat sa pasat tayo, amin. At hindi na puno na kakapsat at kay pay na mi. Puno na daro kakapsat, di kay bilbiro kayo, iti apo kanya tayo, manipudyan sasao, manipudyan kakakir, kakapsat, nudikuti, da kayo, amin. Tipaksa tayo kakapsat at ang sapa, sunay ko eh. At minsan, o kaya kadalasan, ito ay naririnig ko. At hindi lang ito sa salita ng Panginoon. Ganun din sa mga dati na inlubungan na kapsan. Na takdaan na kapsan. Una ng tuloy kapsan, mag-ingat sa mga bukas na pinto. Kapsan. At maganda rin, Rapsat, nakita tayo dito sa screen, ang gandang pinto. Ano? Yan. Maganda sa harapan. Ang sarap buksan. Ang sarap pasukin. Pero kakapsat, hindi yung ulit na amutay ng katakatan. Bakit natin pinapasok ang isang pinto? Para malaman natin yung nasa loob. Amen. At minsan, yung mga iba, hindi lang malaman, na-experience yung nasa loob. Amen. Yan. Tulad yung tulad ko, sabi niya, pagpasya-pasya tayo kadagitinga. Yan. Nung siguro tayo kadagitang amon, ay, sumbrintan man natin na isa kasi marami. Yan. Nung nakumatay yun yung ground, napantay yun yung first floor. Amen. Di ba naman mga ganon? Yan. Nung nakumatay yun yung first floor, tayo man yung second floor. Yan. Hindi man yun yung third floor. Yan. Di kayo kakapsat yan, kadawian na ng kitabli yan. Amen. Yan. Isunga ko na natin kakapsat, ito ni Diyos kanya tayo, manipod kanya, nagsasako. Mag-ingat na sa mga bukas na pinto. Dito yung una natin kakapsat nga, bukas na pinto, nagini pabor, kakapsat, nga naimbag para ibibisika. Tapno, sige na nga at makaala tayo ng point. Yan, kapsat. Makaala tayo ng idea. Dagay ko na natin kapsat nga, bukas na pinto. Kapsat. Dagay tinayin ba? Kapsat, suno pabor, iti physical. Yan. Naimbag, iti panagkita. Naimbag, na panagrignan. Naimbag, na panagdengal. Naimbag, na experience. Di kayo na kapsat. Okay? Kapsat, ibang pagkana ito na mag-ingat una na ito sa mga bukas na pinto. At likas ang tao, kapsat, likas na ugali ang tao, kapsat, mapagsamat ka lang. Yan. Hindi kapsat ito kadaw yan na ugali ni tao, kaya mapagsamat ka lang. Hindi managundaway. Kapsat, opportunistic. Di kayo kakapsat ini kadaw yan. Kakapsat, nga ugali, wano ka ba mani? Kakapsat, iti tao. Amen ka di, kakapsat. Yan, no hantay, kakapsat. Akita pa, yan ko bagyan na rin daw. Ang magbibagyan na rin daw eh. O kas yan, kakapsat. Isu ko na kantay na rin, bagbagat na rin daw. Isu di kita, kakapsat. At dami baga, kakapsat, mapangalaan tayo ng idea, noan niya naging tuktukuyin na agandang tayo, kadagiti na kalukat nga, huwagan. Yan. Mapapisikal, mapakakapsat din yung flesh ay sayang, at nabigin niya, kakapsat, na bukas na pinto. Kaya kung nakatay, na iti tao kakapsat, hindi ka babalay hindi tao, na daw yan, na nakit, mapakundaway, wano mapagsamantanap. Opportunistic, kakapsat. Bawang una na pinagsang, bawang oportunidad na dumarating sa isang tao, hindi mo baga. Kung maaari lahat, sinusunukan. Yan, opportunity na rin.
Napabor, maya, masaya. Yan. Aming oportunidad na umaintindihan tayo, kausa, kung maaari, lahat sinusubukan, lahat tinatanggap, lahat daw ginagawa at tinutularan, basta ikaw higin hawak yung ikasasaya at mapagpikinabangan. Dahil ang paniniwala na ang lahat ng mga mabubuting bagay sa tingin natin ay nagmumula sa Panginoon. Iyan po tayo, kausap. Kaya, una natin, kausap, narinig natin minsan o tayo pa nga minsan ang nagsasabi. Hindi ba ka tayo, kausap? Bigay ko ng Diyos. Amen. Integrity update. Blessing iti apunay ko. Una tayo. Mayan eh. Ipanagkita tayo eh. Sa tingin niya oportunidad. Kanya tayo. Kiti 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 sa mga oportunity na una na napintas ay good for it si nobat namin. Amen. Kiti jayaan dahan kakapsat iti naimbang kapagsayaan basta lang iti makayang in kabagnang nakalimusible kung saan namin. Amen. Na kayo imposible kung saan ang. So nga tuloy, kakabsak, yan, kaputa mayak, iti impact na, kakabsak. Mayak, iti efekto na kanya tayo. Tuloy, patchin tayo, kung nang nabiyang kakabsak, nabigyan niya na imba, nga ba na, iti panakita kanya tayo, una tayo, nagkapu iti Diyos na ito. Yan, bigay ito ng Diyos, blessing ito ng Diyos. Ipinagkaloob ng Diyos. Una tayo kausa. Amen. Hindi pa ka tayo, ay, salamat. Una tayo sa Panginoon. Matay tayo ka ako. Praise the Lord. Diba kausa? Hindi. Posibilidad na maarami din may baga tayo. Hindi sa lukso. Subalit ang tanong, una na to'y, ang Diyos nga kaya ang nakaloob o na nagbigay nito. Bigay kami sa ating isang sinan. Bigay niya ang oportunidad kakap sa ating isang plan sa ng Diyos ito, blessing ng Diyos ito, salamat sa Panginoon. Kakap sa ating. Iti Diyos na pa, kakap sa ating, iti nang ipalubos, o nang tag, kakap sa ating, kanya tayo ito. Kasano tayo, kakap sa ating, nakasigurado ng nagkapoy ng Diyos. Gaan ito kasigurado na blessing na pala, blessing na ito ng Diyos. Kasano tayo lang kasigurado, bigay ito ng Diyos. Gaano tayo kasigurado na ibigay siya ng Diyos sa akin? Nakapasal. Ang Diyos na kaya ang nagbukas ng pinto o nagbukas ng oportunidad na ito o ang kalaban. At alam natin, nakapasal, ang kadiliman ay ang kaliwanagan ay may kadiliman. Kapsat, kasano nga, makasigurado tayo, kakapsat na tayo, ito yung kapsat, iti Diyos, iti ng lugar. Dito yung oportunidad. Dito yung rin daw, kapsat, kasano nga masigurado tayo? Kapsat, nagkakuha ta kakapsat, iti Diyos na ka, iti ng bukas, ano ng lugar, when no, iti ng lugar, kakapsat, iti kalaban, iti ako. Yan. Sinasabi ko, kakapsan, nasaan, kakapsan, na dalas na. Bakit sinasabi ko ba na masama? Nang lahat ng mga oportunidad na dumarating sa akin ay masama nga. Kakapsan, hindi masama. Siguro maliwanag. Hangkong na ibagbaga, kakapsan, na amin nga oportunidad, unugon daw ay kakapsan kay Peter, kakabsat, iti Diyos kanya tayo. Uno, nagito yung agundaway, ang mga ibagbaga kakabsat nga, dakes. Kakabsat, hindi niya umay kanya tayo agundaway. Yung ti salunsog kakabsat, isulay nun. Maaari din ba magbigay o magbukas ng pinto ang kalaban upang paniwalaan tayo ito'y nagmula sa Diyos? Mabalik ka din kakabsat. Yan.
tapno pagchin tayo, subalit hindi pala, sino pala ito sa ating upang ipahamak tayo, kakabsat. Mabalik ka din, kakabsat. Nga mag-ablogak mo, kakabsat, iti karaban, kakabsat. Tapno pagchin tayo, nga naggapo iti Diyos, kakabsat. Yan saan gaya, hindi kundi, silo, una na doon, sa ating upang ipahamak tayo. Kahit mabalin ka din, mabalin, maaari. Maaari ka kapsa, nga mabalin mo at naaglukat, iti kalaman. Kahit numaglukat, iti kalaman, kakapsa, natural ah, agaramit ka tinwangan, ang makaaya-aya ka naman. Siyempre, kapsa, hindi yung maka-attract. Amen. Ganun din ang kalaban. Kung magbukas yan, kakapsat ng pinto, upang panglilang tayo, kakapsat, hindi yan maka-attract ah. Yan, at pwede rin kaya kung ano magbukas ang kalaban para paniwalaan natin na Diyos ang nagbukas. Kaya hindi pala, kung ano kundi, sino at ikaw, papahamak at mabaling, kasi mabaling na mabaling. Yan. Pwede, kakapsat, na pwede. Kakapsat. Dahil, maapay ko na kamabalik, dahil una na ito, tinakagapo, tandaan tayo. Tandaan natin, bawat ginagawa o pinagkakaloob ng Diyos na oportunidad upang makapagpatuloy tayo at iligtas ang ating kaluluwa ay, una na ito, kinakounterfeit ni Satanas din. Yan. Hindi, kaya nangasalitaan ka sa atin, kinakounterfeit ni Satanas, kaya nangasalitaan, pinapalsipikan ni Satanas. Yan, kapsat. Hindi, hindi Diyos, oportunidad. Hindi, rito, kapsat. Nga, naimbang tumakan niya tayo, tuladin naman, kaya na nga tuladin. Amen. Pinapalsipikan, hinuhuwat, kinokopya niya yung mga ginagawa ng Diyos para nilangin tayo upang ipahamak ang ating kaluluwa. Amoy yung kapsat ni Satanas, una din si Greg Apostle, oray iti apo, hindi pinaatrasan ang kalaban kahit Diyos. Kahit kakapsat niya pinulutan iti Diyos na tao, hindi niya kakapsat atrasan. Hindi kanya tatakuhan. Bagamat kakapsat, kahit alam niya ikaw ay mataas sa harapan ng Diyos, propeta man, apostol man yan, kakapsat, kinasihan man iti Diyos data, hindi niya inaatrasan, kakapsat, tulad na apostol Pablo. Sa 1 Corinthians, kakapsat, verse 16, verse 9, kahit si apostol Pablo, imbaga na diyan, talitong kunan ito, tanalukpan kanyang timay sa ruangan, nga dakakakal, ipaglainan. Ato kakapsat, iti pabor kumang. Kamabalin nga arami din ni Apostol Pablo, at alam natin si Apostol Pablo, kakapsat, may pinagkararan sa sito ni Apostol Pablo. At kahit sa spiritual, kakapsat, ato kakapsat. Yan, maraming alam, kakapsat. Pero, inatrasan ba ni Satanas si Apostol Pablo, bagamat siya yung great apostle? Bagamat siya, kakapsat, ay maraming alam, hindi, kakapsat. So, yung baganan, nga ako na nadyay, nalungtan kanyang timay sa ruangan na kakakilin paglainan, kahit nagiti kabusor, ah, duda. Yan, kakapsat. Nakita niya, kakapsat, na yung mga yon, kakapsat, bagamat maganda at masarap pabor, sa pang-physical, pero kapsat na ilasin na, na-detect na, kakapsat na, ado kapag taksan. Yan. Ado kakapsat, kapag kapuyan, iti mabalin na, nga resulta, iti spiritual na kakapsat. Yan. Isto nga, kopyain na kakapsat ni Satanas. Kaya na nga i-duplicate, kakapsat, kaya na nga i-falsifika, yan, kaya na kapupyayin, kapsat. Nung anya niya aramiday, kaya naman, kapsat, katulad. Kasi pangalitan ko, makakapsat. Halimbawa, sa tuming tayo, kung ano, nangangailangan, yan, tunodong tayo, kapsat nga, magipit tayo.
Yan. Dumting na yung kagipitan ng ating buhay. Kailangan ko ng ganon. Kailangan ko ng ganito. Problema ko ito. Ay, di ba? Kakapsan, ma-experience tayo bigay. Kakapsan, sa tuwing tayo nangangailangan, una na to, inilahanda naman ni Satanas yung opportunity. Yan. Kakaya na ugot sa ibang tulad eh. Amen. Yan. Kaya, mapasama kakapsat, ijay na ak-ak. Ijay na mag-isagana ni Satanas, ituno kakapsat, makita na na, ako, kailangan ko ng ganon. Yan. At doon yung iba na ka talaga nga dungtang iti kagipitan, kapsat itibiyak tayo. May mga ganon, kapsat. At doon yung emergency nga talaga, kapsat nga, kasapulan kayo ito nga aldaw. Kasapulan kayo ito nga oras nga masapul nga maadaan niya. Kapsat. Ijaya kapsat nga umentra matin nga kapsat iti kalaban. Ijaya matin nga umentra ni Satanas nga diyay nga momento, diyay nga problema ng kapsat, ijaya naman nga isaman. Ijaya naman nga isaman, kapsat. Amo yung kapsat mo, apay nga kayaan ko kapsat nga adanan kay daytoy. Amo yung kapsat, umunag tilapanan ng espirituan. Nakalalain, nakasilsirin, nakawawais kapsat. Iti kalaban tayo. Kitno saan tayo kapsat na maawatan, saan tayo na maambuan ng daytoy. Amo yung kapsat, manipot ka niya. Ato kapsat, iti maanggilaw, ato iti nagmadanapin. Kapsat. At lalo kapsat, uray mismo ay alting itibiyak. Pamilya man anak mo, kaya mo ka di kapsat na may garang ko. Madin, kaya mo ka di nga makahamak, madin. Kapsat, madin. Lalo mo anak mo, lalo mo pamilya, lalo mo kadaram, hangko kaya na may sakma. Kapsat. Hangko kaya na turong itim, pakadadaulan. Kapsat. Hangko nga ikulong. Iso nga, ito'y kuna nakapsat, ito'y mga inihahanda naman ni Satanas yung oportunidad na mangisabak mo't isuna sa mismo puntong yon. Mangisabak mo't, at tayo naman, hindi natin kinikilala o kinikilatis itong mabuti. Yan, dahil ang nagkagipitan tayo nga rutin eh. Yan nakapsat, dumting DJ nakapsat, kakas na malipit, kakasapulan tayo. Tayo naman, hindi natin man lang kinikilala, kinikilatis itong mabuti. Tanggap na lang tayo ng tanggap, akala sa Diyos ng mula, yun pala, bitag na pala. Ganon, katalino, si Satanas, kasadyay, kasirin ni Satanas. Yan. Na ito no, kung saan din yung dumping, di siya kapunto, di ba? Kasi naka-pressure tayo eh. Amen. Amo yung kapsa, minsan na kapsa din yung panag-desisyon tayo. Kasi na, antay na mapalawa din yung desisyon. Ano kaya ito? Yan, kapsa. Amo yung kapsa, kung apay na nakatado din maalilaw, minsan na kapsa, din yung i-duplicate sa taras kay sabag ka din yung kasapulan tayo. Nung hantay na maawakan, nung hantay na makilapis, hantay na maamuan, galing ito sa Panginoon ko natin buwan. Yan. Kapsa. Apan na ibang baga, napadas tayo. Kapsa. Ang mga kapsa na napadas tayo man, when would no man na nalutas, kapsa, din yung nakas na problema tayo. Kapsa, ngayon kita ang tiresulta na, at tanto negatibo ni resultana. Paapay kapsa na alilaw tayo. Hantay na nalain na napili uno ng kilates kaya dapat kapsa na arami din tayo. Uno tilin tayo. Tama uno ka. Gusto kakapsa na din magpaga. Yan. Kaya ito kapsa na tinaadado kapsa ang daming Kristiyano, ang daming iglesia, ang daming born again kakapsa na dito sila na rin lang. Amen. At napakagaling ni Satanas, kakapsa. Ang daming mga leader,
Yung mga great evangelist, yung mga world outside na evangelist, diba? Yan din ang ating naganda. O, tignan mo, kakabsat. Nagtatanggalan, kakabsat, ikigigig. Naklay na lang palawar, kakabsat. Nakalaway na lang si, tignan mo, kakabsat. Nahuhulog sila. Apa, kakabsat? Well, kakabsat, isutip kong tirya ni Satanas. Namamalayan ba nila? Hindi, kakabsat. Dahil sa kulang sa aral, kakabsat. Itong pag-aaral ito, mga kapatid, hindi ito pinag-aaralan ng ibang Diyos. Hindi nila, kakapsat, hanggang ako putin day na naadal kapsat, kadagili ang mga Kristiyano. Nga isungan ito ulit ng iglesia, ito ulit ng kapapilya, kakapsat, baka mga Kristiyano sa bibig, pero yung buhay, kakapsat, hindi mo nakikita yung mga Kristiyano. Kaya tuloy, kakapsat, na uray, ibagam di sa uti, ako alam, nakalalay nga na makipalawang, parang hindi credible yung salita ng Panginoon dahil mismo doon sa nagsasalita, hindi nakikita yung buhay. Dito yung may isang adiferensya. Kakapsat. Baka marami itong sinasabi ko, pero yun lang ang kinukuha ko, kakapsat. Hindi lang itikas lang. Na yung baga, kakapsat. Hantay mo, kakapsat, na pili. Hantay mo, kinalain. Amo nyo, kakapsat, take yung text, Genesis, Proverbs, Chapter 14, verse 12, at dadalan na nandiyan. At dadalan ng kasla. Kasla na lintag. Anya di kay kasla? Totoo o hindi? Kasla ko na na eh. Akamsa. Tundan yung ibinibigay ng Diyos na oportunidad sa akin, tinutularan ni Satanas. Dinuduplikate na ang akala natin kasla. Amen! Yan, sa Panginoon ito galing. Ang yaman ng tayong sabat iti ako, siguro sa umpisa maganda yon. Pero pagdating sa conclusion, yung resulta yung ginawa mo, tignan mo karamsan. Ne? Patimot tayo. Amen! Yan, kasla hindi nakaprove ka, karamsan. Nagmayan! Yan, akala mo galing sa Panginoon dahil hindi ka pa lumabas ng bahay, may tumawag sa iyo, ah, kailangan mo, oh, sige, puntahan mo na, kunin mo na. Yan, pumunta ka sa abroad. Pero habang nagtagal doon sa abroad, tignan mo, hindi na naka-uwi. Kapsat, tabay, antay na lang, eh, hindi naman lahat itong sinasabi ko. Kapsat, ngayon, iti, idios, kapsat, iti ng lukat, lay takapinto, kapsat, mabong pangterdyan. Amen. Saan mo kapagdaksan? Saan mo mapakadadaanan? Pagkus kapsat, nulinuktan iti apodeta, kakapsat na priority, prioridad na para kika. Tignan kapsat, lalo kapitbig ng Diyos. Amen? Yan. Lalo na kilalaan ng Diyos, lalo kakapsat na mapasukisok mo. Yan. Iti pagka-Diyos, day ka na Diyos. Kakapsat, no. Kakapsat, iti Diyos, iti nagkakuan na. Kakapsat, amuyo, kakapsat. Nung hantay ko mauwatan na itong message iti ako, itating na kanya ito, parang masakit, parang happy. Amen. Pero, ang sinasabi ko naman, kakapsat, una ako nasasaktan. Pero palagay ko sa isip ko, sa puso ko, hindi bala ako masaktan dito. Hindi bala ako, kakapsat, na, at sakit na dito, iti masakit na, at nadingit na, makarignana. Huwag lang. Kaya kakapsat, masaktan kayo. Hindi sa mga ng hindi ako. Amen. Huwag lang. Yan. Hindi bala na tamaan ka ng tamaan dito. Hindi bala kakapsat na sika lang ito may puspustil dito. Hindi bala sa kasaan ka na makilala dito. Anabali na masaksan ka at masaksakan na dito. Cross sa lihan ng Panginoon. Kakapsat, anabali na masukakan ka. Huwag lang kakapsat. Madinay ka. Hindi ito sa miwanan, hindi ako. Amen! Yan. Masasakit din ito sa tan. Yan. Hindi ka sasaktan. Na parte ang ating buhay. Yung madinay tayo doon sa harapan ng Panginoon. Amen! Yung mga pangyayari ng buhay natin dito, kayang-kaya natin yan. Amen! Kayang-kaya natin doon sa hindi kanya disiplina, hindi Diyos kanya tayo. Hindi kanya magbandang tayo kakapsat. Nakasla, may tirtiro kapsat kanya tayo kasawang iti ako. Kakapsat ito yung buti na.
Kakabsat. Simple lang. Kakabsat kita. Yan. Simple lang. Amo yung kakabsat ni Diyos namin. Nakulong din kami, di ba nakaya tangan na kami. Nito ko din tayo kakabsat, hindi yung love of God. Kakabsat, nakulong din kami. Ano na kaya kung may satang, lumang tayo kakabsat, nakatangtanggan ni Diyulo, hindi tao. Kakabsat, tubal balik, nirespon pa lang ni Diyos. Amen? Yan. Isong nga, kanina tayo kakabsat, alam mo, doon din hindi pa nagtapoy tayo. Pero sinasabi ko, kakabsat, manipot ka na natugong mo. Pinamahal ka ng Panginoon. Yan. Ay ayatin na kakabsat ni Diyos. Kaya di kaya kapsat ka ayatin ni Diyos, i-grab mo. Amen? I-grab mo, kakabsat. I-grab mo, data. Kakabsat, sa mensahe ni Diyos, itibiyak kayo. Papatunayan ng Panginoon, kakabsat. Papatunayan ng ika, kakabsat ni Diyos. Tulungan na ka, makabangon tayo. Amen? At hindi lang yan. Papatunayan ka sa ni Diyos. Nasaktan man tayo dito. Hindi niya sakit, kakabsat. Yan, tikasupati na, hindi kasukat na, raksak na, naawad yung pakinggana. Amen? Yan, suwag ko lang ito, Lord. Inawad mo din yung reward mo yung Diyos. Lord, saan ka dito? Ya, po, murang may dito. Kasubalit, hindi na pasama kanya. Amen? Yan. Kaya kung anya man, hindi na mas pasama ka na experience mo, kasi at bayat, hindi susunod mo kay Kristo. Lord, agyaman na, ano sa akin yung tinturak ko na, amen? Naawad mo din yung reward. Yan, nag-apog yaman na kidin. Lord, nag-yaman na kandigin niya yung message. Lord, kas na mga atraso ng kidin niyo. Lord, nag-yaman na kandigin niya yung mga. Nag-yaman na kandigin niya na usan. Ano, awan mo niya yung nangangos na nangarapat kayo na usan ka niya. Lord, awan di pag-inabang ko. Mapanulog ng kidin niya. Amen. Malaking punto. Malaking punto niya yung leader na ng pasakit pinggan. Tingas na dating na. Pero nung tinanggap mo, kakabsat, huwag na sakit man. Pero kakabsat, kaya din nakatakatitig ang ligyan. Di ba mapanunod mo? Amen. Yan. Natulog na kakabsat, di kaya nga, kakabsat nga ng aramat ka niya kini. Di ba? Siguro nung makita. At ayun pala, makita mo niya ang iniwan na sa itong mata. Natatarayin mo, pangarapotong mo, pangmulibal na kalawos. Nagtiragsak mo, ano awang tigay, hambo na kami, hindi ito ni Diyos. Amen! Kasi dyan eh, kausat eh, ganun eh. Yan, no agay naramit ito may sa katao kay kausat, nga di kayo inaramit na, kakausat yung iso na niya kay Bakwan, hindi pa nakaawag mo, hindi nagpapun ni Diyos, kakausat, hindi kayo nga tao, saan ka mo, umang ang lamayang pag-present ka niya. Amen! O, eh, may nagaramit kay kausat, hindi kinaibag, tignan mo, kakabsat. Nasugli-sugliyong din yung tao. Baka magminsan ang dating na nakakita sa'yo, siguro nagsisiksik ang tao niyan. May mga ganon, amen? Yan. Siguro pinabulutan na din ang mga tao. May mga ganon. Hayaan mo na yan. Amen? Ako ba naman din niya yan? Natural, hindi tao. Saan ko makaawat? Kakabsat, tanayin ko muna. Kakabsat, hindi ba? Kakabsat, nga, di pa nakita, itilogo, natatawin ka, huwag lang, kakabsat. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Kas dyan, nakabasin ng Diyos. Yan. So nga, una na to'y naghahanda rin na nag-yakasat ng mga sabat mo. Iti kalaban, taplo kas nakabasin, alilawon na tayo. Unang ipapantayo ng galing sa Diyos. Amo yung kabasin, tibibiliya, nakatado ka kapsat, hindi naka-experience pa rin ka na napasama ka kapsat. Uray yun yung Genesis chapter 3. Uno Genesis ka kapsat. Uno, wag mo na yun. Yun yung Matthew chapter 4. Yan. Diba din yung offer ka kapsat ni Satanas kay Jesus Christ ka kapsat? Diba? Nagtintas na offer ni Satanas kanya na. O. Tingnan mo. Kapsat. Inoferan na. Yan. Kasla, nakapintintas. Yan. Naimpandan ko lang na dito po, kiti Matthew chapter 4, verse 9. No, grukbab ko, makita mo na na, dito mo pagpatalian, kunanan dyan. No, grukbab ko na na, kaya agaya wa kanya, kiti ko aming kika. Kasla, nakapintintas ka din. Yan. Among ko na na, dito ka ruba ni, na nakapagya bro, o preta ini ng isong ikababaknangan niya ayan ni. Ako.
Namumuna. At sa sapong dati ka sumak na. Kakayat na nga sa mabalik na! Ay, tignan mo! At tarik na nupa. Amen? Lalo mo makaya pa eh. Ano sa? Yan, that provide. Nga talaga mapangkadyay. Tignan mo! Mayat na luhaan. Tignan na. Nagmayat. Sa tingin na lang eh. Sa pakilig mo na lang na among nagpahit ni Gemitotan. Ang ururay ng orte kasi natin, agawin ka nun eh, ang kukulit ka nun eh. Yan, ito mo pangin, hindi ka, kaya mo sa amin. O, tignan mo. O. Para ang gandang daan. Yan, nakapsa. Sige, hindi, pagpangan ng kasla. Amen. Yan, kasla. Amen. Kasla, nakabayan mo yan. Talaga naman. Pero, nakapsa. Kasla. Kuwan, kasla balay. Na, makamay-may, kiyon na, masalag ka dati ng balay. Iyong pagkadyunin na, may madi mo kaya. May mga ganun eh. Kapsa. O, ganun. Kapsa, kas jay. Yan. So nga, una natin ako sa ito, muna nga sa musul tayo. Oras tayo sa alas 10. 10, 11. Paano natin ngayon malalaman na ang isang oportunidad ay sa kalaban ng bublak? Kasanutan ng mga buwan na itimay sa mga gundaway when no oportunidad kat agapo kapsa iti kalaban. Yan. Yan ni Satanas itong tukuyin ng buwan. Kasanutan ng mga buwan. Yan. Kaya tayo katika kapsa ng mga buwan. Yan. Kasano tayo na makilala? Paano natin malalaman na ang isang oportunidad makapsak ay sa kalaban ng mula? Kailangan natin itong malaman ngayon. Masapong paksak na maamon tayo dahil maraming Kristiyano ang nasilo ni Satanas sa mga bukas na pinto. Na at agot na lilaw na makapsak. Nga din yan, naimbag na panagrik na, naimbag na panagkita, naimbag na panag-experience na pinakalilaw at pinakadungan Kristiyano. Kapsa. Itang mukha sa ito, hantay kaya hindi malilaw. Yan. Hantay kaya hindi malok. Kapsa. So nga kailangan na itong malaman, itatang. Kapsa. Dahil maraming Kristiyano ang nasilo ni Satanas sa mga bukas na pinto. Na akala basta sa tingin naman ay mabuti ay ikasasayan at bigay ng Diyos. DJ kakausap. Iti mabaling kakausap na mapasama kakausap kanya ngayon. Matthew chapter 4 verse 9. Kuna na dyan. Amin ka dito, itikukin ka ko na ano ang rupag ka kinakitayaw ko niya. Ganda, kakausap. So kung tayo dito sa ating dapat na maamuan tayo, Genesis chapter 3. Yan ang kausap. Mga nagkamali, 6 na yan na yan. So tayo, Genesis chapter 3. Nga, nakita na po na nang nasayaan kinmakay ayong nabuyain. Yan. Makaalukoy itirik na. Kausap, tinamay ang Satanas kada Adan kini Eva. Yan. DJ kakapsat, iti abiso kakapsat, iti apo, kanya tayo dito. Ano apa yung muna nakatapak na maamuan tayo, nakatado kakapsat na Kristiyano iti nasilo, nakatado iti naalilaw kakapsat, maura yan iti Genesis. Naalilaw kakapsat nga eh, baka kung ako na nandiyan, kanya yung baka nandiyan, naksaya, nakmayat, kumabuyat na nandiyan eh. Kapsat na sao, baka kung makalatay, makapaaraw, itinip na. Kakapsat, nga mabuya nga hindi din nga bunga. Iso nga naalilaw. Kapsat, nalipatan na, kakapsat, hindi, imbaga, iti ako ng mga kay ka, dahil nga bunga po na na, hindi ko na lang matay kay ito nga di bumuro. Kapsat, ngayon, nga po, kakapsat, na nagpayat nga mabuya po na na, nagsaya nga mabuya, makangargari po na na, tignan mo, nakalimutan yung salita ng Panginoon, yung magiging negatibo niya. Kakapsat nakalimutan niya, kundi ang tinitignan niya yung nagiging positibo niya kung gagawin niya yung sinabi ni Satanas. Nakatado kakapsat, iti iglesia, nakatado kakristiyan,
kapsa. Isunga, masakop kapsa niya, maamuan tayo. Paano natin malalaman ang isang oportunidad ay sa kalaban na mula? Number one, kung una na to'y, kung ito'y nagdudulot ng panghihina o panlalamig ng ating buhay espiritual. Ipitakay na kapsa niya, maamuan. No, una na to'y, agresulta ti panagkapoy ken panagdamis iti na espirituan na panagbiyak tayo. Hindi bali kausap ko masagasaan tayo. Ano bali ko masagasaan tayo? Kausap. Huwag lang doon, kausap, sa harapan ng Panginoon. Ito'y tayo nga maamuan, kunana, paano nyo malalaman na sa kalaban ng mula, kunana, gayday ng oportunidad, no, di pagresultaan na kuna na to'y agresulta iti panagkaboy uno panaglamis iti na espirituan na panagyan. Amo tayo, kapsat, nga iti nagkapuan na haan, kapsat, nga naggapo, kapsat, na ridaw iti amoy na. TJ, kapsat, pinapakain ito yung ating gana sa espirituan. Yan, kapsat. Amo tayo, kapsat, nga sabali iti nagkapuan na. Tulad ni Samson, yung tukukong, kakapsat. Tulad ni Samson, gapo kakapsat ka din yan. Kadi, delay na, kadidelay na, kadidelay na, idaldaw, rabi, kadyan yan. Kakapsat. Tignan mo, ano nangyari sa kanya? Pagamat ang dating, ang tingin, ang pakiramdam niya, ay maganda. Amen. Niya, tignan pero ano ang nangyari sa kanya? Kausap. Di niya kakainjay na. Tignan mo ang nangyari sa kanya. Kausap. Nanghina. Amen. Doon, kakausap niya, injay. Kakausap niya din yung pagkakapon, hindi piksana na injay. Ang kipa po. Aking gana, kasama na puputan. Kaputa ka din niya, kakainjay na. Amen. Kaya nakatado ka kapsa, itidiray na itibiyan ka mo. Amen. No, ijay tayo na ijay mo kayo saan, masagay sa akin nakatado. Kapsa, itidiray na itibiyan tayo. Ya, ataw, kinrabi ka, ijay na tayo, dilay na itibiyan kayo ijay. Amen. Ya, okay lang, kapsa, kung dilaylay, nalaylayin, kapsa, dilip natin, kapsa, hindi pa papanan tayo, okay lang. Amen. Hamang karo, kapsa, yan. Hindi kadilalala. Kung nakapagpagpukang ang kalahan niya, siyempre, kapsat, ano na napupukutan? Kapsat, na dito iinilog na nakapuyan. Aking gana, dito yung kanya na kapsat. Yan. Hindi niya pa nakapag yung spiritual na kapsat. Haan na nasa iti sa amen. Amun yung kapsat na nabit ko, yung kulang ang muno niya na nakawal. Amun yung hindi niya kanta na, why, delilah. Kung una na, di ba? Sino makaabot din yung kapsan na kanta? Yan. Amo yung kapsan, hindi message na bigay. Yan. Hindi yung why, dalay lang na. Pinagkapuan, pinakatinagan na ako, hindi dalay na. Yan. Hindi yung kanta, kahit magdapay ko ako, feel po na kapsan, hindi yung kapuan na nga. Hindi yung ritaw ko na na eh. So, hindi ritaw ko itibaso na nakatinagan na kapsan. So, hindi yung nakanta, so, hindi na nga Why? Ewan rin na mo. Isubigyan na kapsat. Kaslaki ni Samson. Yan kapsat. At maraming delay lang sa buhay natin. Yan. Mangipaganap lang na kapsat ang tapos makaalan nila ay hindi tayo. Kahit kung matawan mo, pwedeng delay lang yan yung laman mo. Kapsat. Delay lang sa espiritual yan. Yan. Kung yan palagi yung dinidinig mo, tinutugunan mo ng pangangailangan niya.
kakabsat. Isulat at ikam ti oras na kinapanawin mo, kakabsat. Delaylay ang biyag na lunan. At alam natin yung delaylay, yung laman natin, ayaw niya lang ganito sa totoo lang. Amen? Anong gusto niya? Punta sa dapo. Amen? Pupunta doon sa palangke. Pupunta sa negosyo. Pupunta sa tarabang. Amen? Pumunta na sa kapilya, tignan mo naman yung laman niya, antok na antok. May mga ganon. Amen? Dilala yung buhay mo. Amen? Pagkakan natin ang Panginoon. Nakatatupay, takapsat. Yan. Nungday takapsat na kankana, yung itong tulam. Kankana, di ikam ka atensyon na. Yan, baka magpinto yan, takapsat. Pero, tignan mo. Baka pinto ng kapahamakan. Amen? Hindi ba rin makapasa ka ng pinto? Basta pinto, kapasak ng kaligtasan. Amen? Kaya ko po yung pinto, pasok ng pasok. Yan. Kung nung isisipan na, kung nung kikintayan na ka, huwag ka lang pasok ng pasok. Amen? Yan. Na kahit na, bakit na pasok yan? Amen? May mga ganun eh. Yan. Kaya huwag ka pasok ng pasok, baka mapasokan mo yung sa biglan, di ba? Medyo ko alone eh. Amen. Yan. Kaya huwag ka. Amen. Magkakamsa. Dapat kilala sa kayo. Dapat amot tayo. Kasi mo, ang niya na nasisipan tayo. Kamsa. Huwag mo no, ha? Kapagpasok mo yung pinto. Ako, sige na katanggabay. Ang ganda. Pero pagdating mo doon, ang result, ano? Saan yung punta? Punta kayo. Ano yung nag-compromise? Hindi na nag-compromise. May mga ganon. Amen. Ano bang susumbat mo? Wala eh. Tinuntak ako eh. Kapag-ipag-ipalo pa yun? Na-regrip ko eh. Yan, kapsat. Ganun ba yun? Yan. Ang resulta nun, kapsat. Negatibo yung resulta na bulo, kapsat. Bagamang kung pumasok ay maganda. Pero yung naging resulta niya, kapsat, bulo na. Ngayon ang tanong, pintuan ba ng Panginoon o pintuan ng kalaban? Pintuan ng kalaban, baga mag-denial. Amen? Gaya-gaya ng Satanas eh. At ang daming Kristiyano, kakapsat na, kakapsat inalilaw ni Satanas. Si tayo, may sa tayo. Noon, isa tayo doon sa mga naalimbag. Pasok tayo ng pasok, kasi nakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Ah, parehas lang. Ay, di ba mga ganun, nakamilalo kayo di ganyan eh. Yan, talbor na gina na, sumasayaw naman sila, kumakanta naman sila, okay na. Ay nako, kilatisin mo yung kasama mo. Amen! Eh, kilatisin mo ah. Kahit asawa mo, kilatisin mo. Kahit anak mo, kilatisin mo. Kilatisin mo. Yan yung kapsan. Kahit yung katabi mo, kapsan. Baka ang isip yan, tama, nakatingin. Pero yung tayo na, at isip ka doon sa palengke. Kilatisin mo. Yan, ganun na kapsan. Dapat na umuwi kayo. At kung halimbawa makilatis natin, makapsat na talaga gaya, medyo makapsat, at the liberation na 50-50, makapsat na makamon tayo. Tulungan natin, nakapsat. Tulungan natin ang Diyos, nakapsat. Yan, sa pasa, may ang lab ng Panginoon sa atin. Pangalawa, kung ito ay unti-unti naglalayo sa atin sa Diyos, yan, paano natin malalaman? Sa kalaban ng mula, kapsat, kaya yung kapintuan. Ko? No? Iinot ko na lang ang isang timbang iyan agayo, kanunya kayo ini-Diyos. Sabi ko kanina, inuulit ko, kapsat, at mapalala kayo yung kapintuan tayo. Lahat ng mga pintuan diyan, kapsat, hindi masama. Yan. Kaya lang, kapsat, unang tatay nga, kaya mabalim kanina, gayahan ko yung kalaban, bigay din ng pintuan, pwede, mabalik. Ano niya nga ro? Kaya kapsat, hindi ka sa punong tayo. Amuel. Amen. Yan, kilatisan. Yan, nung original, bunong peke. Yan, kapsat. Big bigger, kapsat, kas dyan. Kas lang natin, big kapsat. Kung ito ay unti-unti sa atin, yan, unti-unti naglalayo sa atin, sa Diyos tulad sa mga trabaho, tulad sa mga ambisyon, kakapsat, digita, tulad sa mga pinabalangin natin ng pangangailangan natin. Kilatisin pa iwa, kakapsat. Hanggang ako kakapsat ang kamayan, i-diablo, naglay ko ng duplicate ko na kamanin. Yan.
Kaya ang daming ganyan. Yan. Nung nandito pa lang, hindi ba na eh. Datubod yan, damang pagsagli siya niya. Nakanado kang tibor na linig yan. Yan. Parang ganda-ganda, hindi pa nakaalis. Pero nung nakaalis na, tignan mo. Kapsan. Dito'y iti bagbaga. Kapsan. Kaya saan kapsan na nakasigsida o masan tayo patsin, namin huwag nung mamaya na kapaspasama. Amen? Na, anyang harap kapsan, itinanggapon na dito'y kapsan, oportunidad. Saan narod na nagkapo iti Diyos? Nung di kante, nagkapo iti kalaban tamay, isang iti kapuna, rason nga imadayo tayong kakapsat iti ako. Hindi gijay kakapsat, umanotot, ambisyon tayo, hindi gijay, kasapulan tayo. Kasla iti Hebrew chapter 12, 15 to 16, kasla hindi isako. Ananailasin kakapsat. Kapulang di kayo pangangailangan, kapulang di kayo bisig, ang muna ito itang sa pangistorya. Kapulang di kayo bisig, haan na nangan ka na minsan, kung naan kita ka, handa nga naglaw, handa nga nakilatis sa kapsat, kadi di kayo inaramid na kapulis na minsan na haan nga nangan, kung naan ang ilakang ng insukat na di kalindigan na nakasbilang inaunan. Yan, kung naan ang yan. Kikure pa hindi ang babawi, kung naan ang saan nang mga natumpungan, kung naan ang yan, iti pa nakabendisyon at sipot una na tagaya pa nakaalilaw mo. Noon naalilaw ka kakapsat. Noon naalilaw pa ni Satanas, imposible kakapsat, napawalan ka naman. Yan. Si Kayman iti makatiliw kakapsat, iti alilaw ka nakalukmo mo. Yan. Imposible kakapsat niya ipatampan. Yan. Imposible na dinilain mo kaayam natin. Ganun mo nung impos na. Tapno masigurado. Repotam. Iwat na. Saka na. Buwala saka na. Repotam. Amen? Tapno makasigurado. Tapno lalo masigurado. Kapalakuyan. Masidan. Murungulo. Amen? Tapno masigurado. Hanga itaray. Itaaso. Puno po sa lupo mo. Amen? O kas din isang kamas. Yan. Siguris na kamas. Kasdyan, kasigurado na na no oras sa kapsat na natilan na tayo ni Satanas, hanatan na ipatan. Yan. Pangatlong kapsat. Kung ito na na ang umuubos ng ating oras at panahon na para sa nasa kanun. Muda ito yung kapsat na nangibibos mo na nandigit oras mo pang busbusbos. Tinaldaw-aldaw na oras mo. Minsan ang dapat overtime mo. Iso din mga ibos na kapsat na inaldaw-aldaw na bigyan na napapakitin at lakay ka na italatan. Kapsat. Sabay ko man. Tamakita tayo kapsat, hindi bagay tayo mong ito tinaggap mo na tayo kapsat na oportunidad ng kapsat. Doon ang gapo. Kapsat na lang. Hindi ako kung doon ang gapo kapsat. Nung dahil kung muna nang ison iti maging ibos, kaya pigsa mo, kaya ako sabi ng mga balang at pigsa ko mo ang kami mayroon yung study. Tingnan mo, hindi mo hintuan yung ginagawa mo. Mapapagod ka. Amen. Kapag mapagod ka na, kapag tinaanan ka na, huwag muna akong sasama, sunod po yung trangaso mo. Amen. Yan. Bakit? Hindi na kasunod ko. Amen. Hindi mo binigyan yung panahon mo, kakapsat. Tapos, pagdating yung birthday mo, nagbe-birthday ka, hindi mo lang alam yung birthday mo na yon, yung pagkakataon niya binibigay ng Diyos, hindi mo binibigyan ng Panginoon, inuubos mo lang doon sa trabaho mo, eh ako, kahit natayin mo pa ng alikante, kahit mo ng mga malalaki, yung mga ikot, tapos mo lang, kakapsat. Hindi iskoryong sa Panginoon. Mudigil, di ka kapsan. Di ka, di ka panahon tayo kumakapsan. Ipama yun, kapsan, hindi ako. Tulad ko, kapsan, tuktuan nyo man ng mga taong ko. Sa pangarigan ko, kapsan, iti panangala, iti apuan niya. Kapsan, kit 60, itawon ko. Alain na ko, hindi ako, kapsan. Hindi ka nabati pa, kapsan. Sakpay ko, madali di ka. Kapsan, dapat ipaay ko, hindi ako. Saan ba uubusin? Sa mundo ba? Amen.
Balikat isang lusong. Manuti, tawin mo lang sa atin. At ang mga ibang kapsak ng tawin mo po, di pa nalang. Sabihin natin 45, medyo matagal-tagal pa. Sabi ko naman, balik pa rin mo para mas madali. Ilan? 50 po. Pupunin ako ng Panginoon, 16 na taon na lang. Ano? 6 na lang na taon. Yung 6 na taon na nalalapit, saan ko ubusin niyo? Yun ang sinasabi ko. Amen! Yun yung sinasabi ko. Saan natin uubusin yun na talagyo? Ngayon, hindi natin alam yung kamakayan natin. Yan. Tapos nakapsak, amuan mo. At ipang nakatay, kapsak, saan na lang yun? Yan, kapsak. Halang natin yung nagbalik, yung kamay, kapsak, ito yung smokat, ang hindi pa nakatay. Hindi mo alam yung nasabi yung pagkakatay. Saan mo uubusin yan? DJ, ibang baba. Uubusin ko na lang, kapsak, sa Panginoon. Amen? Tapos diyan ko man, makapsan ka niya tayo. Yan, huwag na natin sabihin na yung lakas ko, lalo. Yan, nakakain ko pa ng isang kardero. Yung malakas pa ako, yung matagal pa ako kamatan. Yan, siyang fried chicken yan, kaya-kaya ko. May mga ganun eh, amen? Yan, hindi mo lang alam, kung yan nasa kilit mong katapan mo dahil panmutol kay God. Yan. Hindi yun ang sukatan. Tagal pa ako, bata pa ako. May mga ganon, magsak. Hindi yun ang sukatan para ikaw ay pagpaliban mo yun, pagpaliban mo yun sa Panginoon. Amen? Para ka mang tumatanda, basta magsak ang kamatayan dumating sa iyo. Yan. At bago dumating yun, kailangan magsak. Hindi kayo agda kabuluhan na magsak na ubusin sa iyo, di panahon, di oras sa iyo, magsak. Hindi ako. Amen? Ang mga ba? Kung ito, ano, ano natin malalaman ko sa dahil? Kung ito ang nakakahablang sa akin sa pagsunod at pagganap. Yan. Paano natin malalaman sa kalaban pala ng kula? Sa Biblia na lang natin sa ulit ng sa Surat ng Kapan, abote din ang text. Tanda natin ang basbasahin din ang Luke chapter 14, 18 to 20. Kapsak. Ibigay niya rason. Kung ito ang manalang, kung ito ang nakakahadlang sa atin sa pagsunod at pagganap. Alam natin sa kalaban ng mula. Kapsak. Masahin niyo ito matang kapsak din. Yan, Luke 14, 18 to 20. Yan, mangisahin ng hindi pa isa. Kakaskasar ko, kung mabalito ba? Ah. Silipon niyo, kapsak. Tigijay, kapsak. Amo tayo, kapsat nga, saan, kapsat nga, oportunidad na nagkapunitos. Masakit man sabihin ito, kapsat nga, anabalik na masaklan tayo dito, huwag lang po sa harapan ng Panginoon. Amen. Anabalik na masunog yung balat mo dito sa ating din ang sikat ng araw. Di balik, huwag lang masunog yung kaluluwa sa inyo. Amen. Di balik, may ito ka dito. Kapsat, anabalik na isip ka. Yan. Kaurang ito, kapsat, nakapupudaw ka dito. Dito ko sa kung misis ka dyan, huwag ko rin mo servina. Amen? Kaya yung mga itin, huwag lang magpapuli. Amen? Pero kung talagang magpapuli, talagang magpapuli. Amen? Yan. Salitan ng Panginoon yung magpapapuli sa buhay na. Amen? Uyo, ito ang muna para hindi sa pagsamali magturo mo na eh. Yan. Ano ba lang yung sa ito di magpapuli? Huwag sa kuwag lang sa ijality. Yan, anabali ko, ito di pagpapunisin na tayo mga kumang. Huwag lang ito sa gigi, san walang gigi. Yan. Number 5, last, kung sinisira nito ang ating mga mabubuti pag-uugali, binidevelop nito ang masamang ugali. Yan, gigi ang kapsat. Yan, na makapunta tayo mga galing sa kalaban. Noong una na ang tatangunin na kung ang nagigyan, nasayaan. Una na kapsat nga, ugali. Kini, kababalin tayo. Amo tayo kapsat. At may mga ganon, kapsat. Kahit hindi tayo magturo at nakikita natin yan. May mga tao na nagkaroon ng mga ganon, nagkaroon ng mga ganyan. Pero nung nagkaroon na,
pagparoon na rin yung ugali ng masama. Amen! Eh, dapat sana kung tayo yan. Yan. Kung bakit ka binigyan na ng Panginoon. Ito yung kapsa, tingin lang ito na yung baga, yung buma. Adupay tayo yung kapsa. Yan. Adupay tayo yung kapsa. Ilas na, sunay ko na katay, kung sinisira nito ang ating mga mabubuting pag-ugali, pakaudin na, dinedevelop nito ang masasamang ugali at may mga manong. Kapsa, hindi lang yung hindi Kristiyano, kahit na Kristiyano eh. Amen? Nung nagkaroon na, tignan mo, may na-develop na sakit. Sakit si spiritual yung sinasabi ko. Nung tumaas na, tignan mo, may sakit na rin. Amen? Tumaas na rin nyo? Yan, kapsa. Nung nagkaroon mo, tignan mo, na-develop niya na. Kapsa, at damati yung pag-aud na. Yan. Ngayon, saan nagmula? Hindi ko nasasagutin. Kapsat. Sagsi kay Inimang Sumbana. Mauti kapsat ang katanungan tayo, paano naman natin malalaman na ang isang oportunidad ay seryoso ba ng mula? Yan. Kasano tayo namamuan ngayon may isang oportunidad at iti Diyos, iti ng kapwan na number one kung sa pamamagitan nito ay nakapapatuloy sa pagsunod at di nakahadlangan. Dahil ang Diyos ay magkakaloob din upang mas lalo pa tayong magpatuloy at hindi makahadlangan sa pagsunod nang wala tayong maidadahilan na hindi tayo sinusunod. Ganun pala ang nagbibigay din. At paano tayo malalaman na Diyos sa Diyos na nagmula? Kakabsa, unanan to yung kung sa pamamagitan, unanan to yung ito, nakapapatuloy tayo sa pagsunod at hindi na aatlanan. At nung abay ko na nangamangkot iti Diyos, manlukat, kaya ito na rin ang unang pintuan, at nung kakabsa, awat tirason tayo na anak ng mga pat, namin hindi ka na hindi ako. Amen! Ganun ang Panginoon. Kaya pala magbibigan. Kamu mo babalik ang rasyon ng lolo, ang awit ka ng miyeng. O lawat ka sa kulang iso, ang minig ka. Ganun ang Panginoon. Amen! Yan. So kung manig kang kan, at mo awit ang rasyon mo. Yan. Kaya ka nandiyan yung pagkain mo, nandiyan yung inumin mo, nandiyan yung bahay mo, nandiyan yung mga pangangailangan mo sa pisikan mo, kaya binibigay mo yan. Mga puntuan niya na binuksan mo, na ibigay sa'yo. Ganun ang Panginoon. Para wala nang dahilan, awang tirason mo, bigay na buksan ito Diyos. Yan. Kasi na makita tayo, maamuan tayo, na dahil bigaya mo, bigay pala ng Panginoon. Amen! Kung hindi tayo nakaatlangan. Yan. Pero bihira yun. Amen. Yan. Bihira yung pagkakataon sa isang tao yun. Yan. Lalo ang inigkan hindi ako, lalo ang paaraman na, lalo ang pagustuhan, lalo ang inibol na. Kakapsa, hindi gawahin hindi ako. Bihira lang yun. Kakapsa, manumanong bigas dyan. Yan. O kaya, may mga pangangailangan. Yan. Sige, sige, yan. Bihira ng ganun, kakapsa. Hindi niya kakapsa. Diba? Munta yun, unukas dyan. Yan. Galit sa kanilang yan. May katuwa, kung kayo'y na ito'y nagpo-porsige lalo at nagagamit ito sa iba, unanang sa ibang kanyang. Kaya ito sa ito'y pakaamuan tayo na nagagapo ito Diyos. No? Lalo na nagpo-porsige tayo na mausan tayo. Kaya ito na lang nagagamit ito sa ibang kanyang. Luke chapter 16, 8 to 9. So, at yung pagkana dyan, i-termino na dyan ako sa kaya siya ko na katakayo ko na ni Apresos, pakigayin niyo dagiti kinabapanan asaan ang kukuli. Dito yung yaman ni mundo, hindi yan totoo yaman. Dahil kung yan, iiwanan yan eh. Hindi mo napapakinabangan kakapsasa na ingana-ingana dito. Dahil napamatay ang tao. So di kiti bagbaga ng sana kaya para na saan ang mundo. Natigigay na ito ni Diyos kanya tayo. Na in-open na kanya tayo, malakad na kanya tayo. Usap rin na pakigayin niyo kung ano. Yan. Tigis. Kaya na sa rin yung pakigayin. Bakap sa tigay. Haan na tigay. Ay lumungan. Tigay. Aramat. Dahil kung ano nga. Pag-iisipin mo iti sa o iti ako. Dahil tayo tao. May mga ganon. Na minsan nagagamit ito para sa iyong tao, ika
parang ibinaya mo, tapos sa ito, nakasapulan niya, tapos mo sa rin, mga magayin mo, bro, sa uli. Hindi kayo ibagan na ito. Pakikain yun yun, hindi kayo kinabak na ka sa akin, hindi ko lang nandiyan sa ito. Usa rin nyo. DJ Norsak niya, hindi ako, galing sa kanino niya. Na ikadwa, nakapasabi ko mo. Ano? Kasano tayo sa ito, mga buwan, nagkapoy ni Diyos? Ko? Inuudyuhan at itinutulak tayo nito tumupende lalo sa Panginoon. Yan, iso din mga idaro. Nga lalo nga, depende tayo at kaling tayo hindi ako. Amo tayo sa tiyan ang kapuhi di ako tiyan. Amo kayo, amo yung magsabi ni Diyos. Yan. Ano nga magiter ito di pagdaksan ni Diyos? Saan na nga iyokin, hindi pa siya kakapsat ng oportunidad kay ipagtumpalan at pagdaksan. Tandaanan tayo dayta. Iti Diablo, kapag sa mga iyobet, nakasla na kaming pintas ko si Pakunan, hindi pagtumpalan at pagdaksan, pero ang Panginoon ay hindi. Kaya lubanin itibus day, kakatap sa mga opportunidad, galing lumatan na nga rin ang paraan niya, tayo hantay na pakadadaunan. Ito'y tayo maamuan at galing niya sa Panginoon niya. Naalala tayo mag kung muna na ito, inuudyuhan at itinutulak tayo itong gumibende, lalo sa Diyos. Lalo magpursigi tayo, makabsan. Lalo magserbi tayo, lalo masumuro tayo, makabsan. No, at dalig dyan. Bigbigan tayo ng kapag Diyos. May kapag, nagbubunga ito sa atin ng pag-ugali at gawang mabuti, hindi napapasama ang ugali at pamumuhay. Ito yung galing sa Diyos. Pag-absak. Ipag-resolve pa, ano po na ito? Yan. Ag-resolve pa yung ugali, nga nasaya, kinaimbab. Nung nagkapo yung Diyos. Ngayon nung nagkapo, hindi kalaban, niya resulta na? Ah, negatibo. Ngayon nung nagkapo, hindi ako, kiresulta na, pag-absak. Positibo. Lalo nga ang broke. Lalo ka ang pursigi ka. Lalo ka pumutok ka. Lalo ka sa kasurubong kay diabolik at danigatid. Suburo ka lang ka. Taapay ka sa nagkapumutin ng Diyos. Mas kasi ang Diyos. Yan ka sa. At huwag sa mga isipin, mga kapatid, na kung hindi nakahadlangan o walang humahadlang sa mga ginagawa natin ngayon, hindi ibig sabihin na gusto na ng Diyos na magpatuloy tayo sa mga yan. Una na ito, nubigerte upang makinala at maunawaan natin kung alin ang pipiliin sa mga oportunidad na binubuksan sa buhay natin ng Diyos. Kailangan, una na ito, piliin ang Filipos chapter 1. Nag-iikap sa atin, baga tayo di Bible reading tayo, na kasapulan mo naman dyan nga, itipilin tayo, tiyan pinakamagaling, hindi kasayangan. Di dapat kapsat na pilin tayo. Kapsat. Di una na ito nga, pinakamagaling, yun ang kasayangan na pilin tayo, kaya nang salitain, ibig sabihin, una na ito, yung hindi mapeperwiso yung ating kaluluwa. Yung makakapagpatuloy pa rin tayo sa pagsunod kahit nandiyan ang mga bagay na yan. At yung masiguro natin hindi tayo malalayo sa Diyos. Hindi itipigil pa yun. Hindi kasasayaan. Numan pa saan tayo makapagad lang. Detarated yung kapsa. Hindi Diyos, saan na kaya't nasalitay? Kailang patuloy niya. Hindi ganti ka kapsa. Dapat magtigil na yun. Hindi the best. Yan ka kapsa. Dati, good, better, absurd, best. Golden, better than, at tapay, best. Kakabsan, titapan kakabsan. Dito, pinakama mo, di kasayaman. Yan, yan din yung kasayaman. Di gayo kakabsan, paano na tayo na mabaling, di yan na yung iya. Tapos na kakabsan, yung istorya, dito din niya, dito Luke chapter 10, verse 4. Mahin ko na rin dyan, yan may sangabana, di masapot. Una kakapsan ni Maria. Ni Maria, pinili na tinasayaan, abagi,
Iso atito maika kenduan. Anya di pinili na ni Marta ni Maria. Ni Maria niya pinili na. Pabsa. Di gan panan din niya di sa ko ni Amo. Ngayon di pinili ni Marta. Niya pinili na kamsa. Bagamat, good. Pero at the best. Di pinili kamsa ni Maria. Di gan the best. Amen. Di gan the best. Pabsa. Nga di gan the best. Di gan iso adito may kakitwana. Pinili iti may sangabana. Pinili iti lupo kapag namatay ka, iwanin mo yan. Amen? Kapag pinili mo yung mga espiritual, yung mga makalangit, kapag namatay ka, dadatman mo yun. Amen? The best. Amen? The best ko natin pa. The best. Sabi saan? Di mas piling, di niya talaga kapag-kap, di ba? Yan, di ba pakina ba? Tulad ni Maria na kapsa. So nga, dahil yung kapsa ko din ang tandaanan na ito. Ito yung ating pakatatandaan. Ang Diyos ay hindi nagbubukas ng pinto na alam niya ikapapahamak lang din ng kanyang kapsa. Tayo man sa literal mga kapsa. Kasalamat ako sa kanya. Hantay na mabalin na ikante anak tayo nga amo tayo magtasan niya. Naalay ko sa yan. Hantay na mabalin na ito gated ka natangan na kanya amo tayo magtasan na amo tayo magalis sa siya na amo tayo magkatayan na amo tayo agbalo ko ugali nung ito tayo o absak. Iti Diyos yung sa tikas niya. Hala open na open mga absak. Iti Diyos kanya tayo. Dalita oportunidad na amo na kapsak na pagtasan kayo. Hindi ka rin. Tiyobel, hindi ako kanya kayo. Hindi ka amo na kapagbaga tayo. Amen. Salamat sa kanyang mga. At yan lang tayo pagkapsak. Di dyan. Ang Diyos ay hindi magbubukas ng pinto sa mga alam niya hindi kapapahamak lang din ang kanyang anak. Tulad din tayo. Kapsak, kaslamat kanya tayo sa liderang. Kaya sa tingin nating blessing, wala na tutok sa akin. Kaya sa tingin natin, blessing kaya matatawag ang anumang bagay na meron tayo ngayon na yan ang ugat at bakit tayo nasisira at napapalayan sa Diyos. Absat. Di ba nakita tayo ka din? Kaya kapsat, blessing na ito, kapsat, kapawawagan. Kaya sa mantala, isumot yung mangyayari yung kanya na hindi ako. Blessing ka din kayo sa kanya. Yan. Nasakit ka talaga ako sa dedo, ito muna kanya ko sa kanya. Yan, kapsat. Minsan, kapsat, dimutin tayo ka dalita. Nakaslahan tayo na tinapis. Sakay, kapsat niya, nakaray ka. Kapsat niya, di kaya gaya ng pagbabalik, ay duplicate sa kanya. Amen. Kaya na kaya. Kaya na. Dapat wise tayo mo. Kapsat niya, kilatis. Nung nagkapuhiti ako, di takuin nyo sa ano. Pero yan ang sinasabi ng kasulatan ng panatulog. Masakit yan, masakit ihayan, mga kapatid. Pero yan ang sinasabi ng kasulatan. Wala na ito mga precautionary mission. Wala na kapsat na ito. Na itinuturo ng Diyos sa atin dahil maraming wala na ito kapsat na kawin lang na silo ng kalaban at ayaw lamang ng Diyos na tayo'y mapahamak. Iso mo tayo ang arami din ng absent ito ako as na pinag-precaution ang absent ito. Yan. Panampakdaan na kanya tayo ang absent ito ako panakadungamin ko na na ito'y makaalilaw, makaalilang na silo ni Satanas kanya tayo at ito Diyos na sa kaya na matadayo tayo. Ang nakaya kapsat na may sakamang tayo. Sa kabilang banda, lahat ng binubuksan ang oportunidad ni Satanas, gaano man ito kaganda, gaano man tayo ito kanyang pasayahin o pasaganahin, gaano man kapag, gaano man para kapag ipakinabang ito sa atin, ang lahat niyan, ating ikapapahamak lamang. Anyaman ang kinakitas na. Anyaman ang kasayaan na. Anyaman na dito'y pakinabang kanya na kakapsan. Una na dyan. Dagito'y una na. Kaya
pangdadaan ng kapag sa kanya ngayon ni Satanas. Inuulit ko, kapag hindi ko sinasabi na, hindi ko sinasabing lahat ng mga oportunidad ay masama. Kung ibagbaga ka sa aming mga oportunidad na dapat, subalit, bilang Kristiyano, una na to, na dapat mag-ingat at hindi nagpapabaya. Kilatisin natin una na to, bawat pinto nakabukas, tayong mag-ingat dahil tuso at wise. Wise ang ating kalaban. Kung sa Diyos nagmula, kaya hindi natin ikasasama. Kung sa Diyos nagmula, sigurado, nahantay na pagtaksan. Pero kung ito'y ating nang una na to, ikapapahamak, kilatisin mabuti, ang munti nga nang kayo kalabsat, baka sa kalaban, nagmula. O di kayo kalabsat, hindi kong kumulisya. Kung yung bagkapsat ng hanggang kayo, kung kayo hindi ako, kung ba't naman magdala. Lord, nagyaman kami kayo ka, kung ikan at sama, hindi ka na kami marina po din maging san, kung anong tinipod ni, hindi ka na kami, hindi kapag ka nito, ng oras ng kundaway, tap na kasapo, idyan na awatin ni manin, hindi nga ni manin ako, di mensahe na ako para ka na kami. Agyaman kami kayo ka, kung ito na message, kung at paya ako, at dahil tinimitado, ako Diyos na nangilawlaw ako, kinangiliver din ako, pero ako kasi ka ako, ito mo nang ibibada ka niya, ang anang kapag ito, na minsan ako, at dahil ibibada ka sa aming mawawa ka, hindi pa ang kalamin, kung yung pag-aamumin, ako ang amin na nakalapak na oportunidad, kaya ako nagkapagin ka. Ngayon ako Diyos, nakita mi, kaya naamuan mi, nagayang ko Diyos, at nagayang nagitay, rito, mapapakala namin ay galing sa iyo, pero Panginoon, dinoduplicate, pinagaya, pinapasipika pala ang kalaban. At kami naman, Panginoon, tanggap kami ng tanggap. Yun pala, Panginoon, sino na pala ito? O Lord, salamat sa pagbibigyan mo ng kaunawaan. Binigyan mo kami ng unawa. Binigyan mo kami ng kaalaman, Panginoon, para kami ay marunong o Diyos na kumikilala, kumilatis sa mga Panginoon, bukas na ng pinto, o Diyos. Tulungan mo kami at bilang man, Panginoon, kami ay nagkamali kami sa mga desisyon. At ito, Panginoon, ang pagkumulan ng aming ikapanghihina, ikapanglalamin. Lord, tulungan mo kami bumawi sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, i-restore mo kami, Panginoon, at nawa, Panginoon, patawarin mo kami at Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, ng aming mga maling desisyon, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na ito, na bagamat, Panginoon, ito, araw na ito, ay, Panginoon, minsan kami ay nasasaktan. O Diyos, Panginoon, dinadalangin ko na ikaw sana, Panginoon, ang tumulong sa amin. Tulad ng sinabi mo, Panginoon, sa Psalm, na ikaw ang sumugat ang puso. Ikaw din, Panginoon, ang magdarao na nasugat ng aming puso. Alam ko ito lang, Diyos, Panginoon, na lalong magpaunaw, lalong, Panginoon, magpalawak ng kaalaman sa araw na ito para, Panginoon, lubos na maunawaan namin, Panginoon, at lubos na matanggap namin, at lubos na nagpapasalamat kami dahil ikaw ang Diyos na nagbigay ng liwanag at kaalaman para kami ay makapag-prekoso ng Panginoon. Inadalangin ko din, Panginoon, makapagod po namin na hindi naka-attend, Panginoon, kung anong mga dahilan, rason na hindi sila naka-attend, Panginoon. Panginoon, tulungan mo din sila. At Panginoon, kung ano yung mga dahilan, Lord, gumawa ka ng paraan para mo sila ay binsagyan sa iba't ibang paraan, Panginoon. Ganon din po Diyos, yung mga kapatid po namin na wala dito na mga nasa ibang ibalo, Panginoon, hindi po man sila masampi ang bawat isa sa kanila. Pero ikaw ang nakapapatid na alam mo sila, tulungan mo sila, Panginoon. Kung ano man, Panginoon, mga kanilang problema, Panginoon, nawa ikaw ang magsolba, ikaw ang tumulong sa kanila, Panginoon, at alam mo ikaw ang Diyos na walang limitasyon. Lahat ng mga problema, maliki, Panginoon, at maliliit, malalalim, at maibabaw, Panginoon, kaya mo solbahin, Panginoon. Tulungan mo, at lalo, Panginoon,
Itulong ko sa kanila yung spiritual na pagdating ng Diyos. Salamat din sa araw na ito, Panginoon. At nawa, hindi lang po namin marino dito, kundi tulungan mo po kami, Panginoon, na mag-adjust. Tulungan mo kami, itulak mo kami upang makampanan at magawa namin, Panginoon, yung tunay, Panginoon, na pagsunod sa iyo. Panginoon, hindi ko man sila kasambing, mga kapatid po na nandito, nawa, Panginoon, i-bless mo sila. I-bless mo kami, Panginoon, lalo sa mga spiritual na bagay. Patatagin mo ang aming loob. Patatagin mo ang aming puso. Patatagin mo ang aming isipan, Panginoon, kung ano yung mga negatibo, Panginoon, na nangyayari sa buhay namin para kami ay manghina, Lord, sa pangalan ni Jesus. Tulungan mo po kami, Diyos. Para kasi mo mga spiritual, Panginoon. Ganon din, Panginoon, yung pangangailangan namin, yung mga problema namin, Panginoon. Alam ko ikaw ang Diyos na sapat, Panginoon, na magsuplay, sapat na tumulong, magsolusyon ang aming problema. Panginoon, nawa ang aming pag-uwi, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin, ilalulo kami sa anumang kapahamakan, pakamahan ang aming kaluluwa, kapahamakan ang aming physical, Panginoon, kundi Panginoon, nawa ang Diyos kung gaano mabuti dumating kami dito, ganun din yung mabuti na datang namin ang aming mga tahanan, Panginoon, lalo-lalo yung mga aming ganangin. At gamitin mo rin kami, Panginoon, sa mga aming pamilya, Panginoon, para magkaroon din sila, Panginoon, ng kaligtasan ang bawat panulas namin. Salamat, Panginoon, binawalan po namin ang kapurihan sa pangalan ng Yesus. Wala? Nanganap ng Diyos na sa amin. Thank you.